Shout out ako sa tuta ng isang ano, isang tuta ng isang dayuhan ba na nagmamagaling. Eh, mas gusto niya pa lumaban si San Edward kaysa kay CP. Ano ba siya, Pinoy siya or gusto niya yung puting itlog gusto niya? Isigaw mo ba? Uy! Uy! Bago ka pumasok din sa boxing ba, matuto ka muna mag-jab. Puta rin na wala ka namang alam sa boxing, ano ba? Bakit na lumapagaling ka masyado eh? Kaya ka nang punta dyan sa kapilang kampo dahil wala ka pang bayad sa kaso mo sa pinahinan ka ng case na isang abogado dito, na isang judge doon sa Cebu. Good news na sana para sa mga Pinoy dahil may isang mandirigman natin na mandatory challenger at kasunod na sana na laban ay isang world title fight. Kaya lang, medyo mapupurnada nga ba? Wala na ganay, dapat duwa-duwa dito. Christian the Bomb Araneta, inamo ng reigning IBF Light Flyweight World Champion na si Binathi Ndochinga na walang atrasan at walang takbuhan. Pagkatapos ng brutal knockout na sinapit ng ating kaubayan na si Bernard Torres, sa wakas nabigay na ng update sa kanyang kalagayan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Julius Erving Junco, ganito na lang ang naging reaksyon ng head coach at trainer ni Araneta pagkatapos sa sumabog ang balitang ito na may headline na Eddie Hearn gusto na ang makaharap ni Steve ay ang British star na si Sonny Edwards at may pinaringgan dito mga kwento itong si Doc J. At ikaw ang kwento, may ideya ka ba kung sino? Kaya tara ating panuri. Lagyan natin. Hoy, shout out ako sa tuta ng isang ano, isang tuta ng isang dayuhan ba na nagmamagaling. Mas gusto niya pa lumaban si Sonny Edwards kaysa kay CP. Ano ba siya, Pinoy siya or gusto niya yung puting itlog gusto niya? Isigaw mo ba? Uy! Bago ka pumasok din sa boxing ba, matuto ka muna mag-jab. Puta rin na wala ka namang alam sa boxing, ano ba? Bakit na lumapagaling ka masyado eh? Kaya ka nakapunta dyan sa kapilang kampo dahil wala ka pang bayad sa kaso mo sa pinahinan ka ng case na isang abogado dito, na isang judge doon sa Cebu. Huwag kang mamagaling, puta rin na tumahimik ka. Ging! Ano na po ko sa ito? Kilala ko yan ba? Asa sa bungot sa ito eh? Kilala yung sinasabi ko. Aray ko! Pinay ba naman siya? Putang ano? Saan ba siya? Yung ano ba? Pera-pera lang ba? Magkano ba kinikita niya? Pinay Twitter personality yan. Nariyon tok na. Oh! Tangina! Ano? Harap-harapin nila ako dito sa Cebu. Di ko alam to ah. Aray ko Mark. Shoutout Mark! Alam mo yan Mark! Alam mo yan Mark! Ito yung pinapatamaan ko. Ba't di mo sa sabi, Mark? Kilala ko yan. Hindi ko alam. Kasi tinitira din ako dyan. Nabubuisit lang ako ba? Akala ko nga, puta, plastic pala eh. Puta, akala ko pro-Filipino. Putang ina. Doon pala, pro-dollar pala. Hindi, tinitira din ako dyan eh. Ingay na natin yan. Well, ayun na nga. Nagpadala na ng letter of intent ang Omega Sports Promotions sa International Boxing Federation para hamunin ang African na si Steve para sa hinahawakan niya ngayon na IBF World Light Flyweight title. Umiskor itong si Steve ng 10-round technical knockout laban sa dating kampiyon na si Adrian Coryell ng Mexico sa kanilang inaabangan ng rematch na nangyari sa Mexico noong Biyernes, February 16, February 17 naman Manila time. Ito ay inaabangan na laban nilang knockout victory ni Ndochinga, isang napagandang bawi niya sa kanyang pagkatalo ni Coryell at siya ay muling naging world champion at nabawi ang IBF World Light Flyweight title na binaklas sa kanya ni Coryell noong Nobyembre ng nakaraang taon sa pamamagitan ng second round knockout. At ang isa sa mga masusing nanood sa rematch na Ndochinga at Coryell ay walang iba kundi ang Cebuano na si Christian the Bomb Araneta ng Omega Boxing Gym. Nakuha naman ni Araneta ang mandatory challenger status matapos na nanalo siya via first round knockout laban sa ating kaubayan na si Arvin Magramo sa Cebu City noong Enero. Kung maalala natin mga kwento, naglaban na sila ni Ndochinga at Araneta noong April 2021 at ginanap ang kanilang laban sa South Africa para sa IBF World Light Flyweight Title Eliminator. Nanalo si Ndochinga sa pamamagitan ng kontrobersyal na unanimous decision sa kabila ng napabagsak siya ni Araneta sa 12 round. Kaya naman sa ngayon, itong si Steve ay naging muling world champion. Bang si Araneta naman ay nakabawi at nakuha ang mandatory challenger sa kanyang tatlong pagsubok. At ayon sa nasabing sulat na ipinadala ng Omega Sports Promotion sa IBF, sinabi nila na itong si Steve ay muling naging IBF world champion sa light flyweight. Kaya itong si Araneta bilang number 1 contender ay gustong maging mandatory challenger para sa nasabing titulo. At sa ngayon, itong si Araneta ay higit pa sa handa. Kaya sabihin lang ng IBF kung ano nga bang susunod na gagawin ng Omega Sports Promotions para ganap na
na maging mandatory challenger itong si Araneta. Nauna nang sinabi ng Omega Sports Promotions President na si Pio Paulo Castillo na gagawin niya ang lahat na kanyang lahat ng makakaya para ang World Title Fight ay gaganapin sa Cebu. Sa isang video na ipinadala naman ng Omega Sports Promotions, pinati at hinamo ni Araneta itong si Nuchinga para sa isang rematch at ayon sa kanya, maganda ang ipinakita niyang laban. Kaya kung hindi lang akyat ng 112 pounds itong si Steve, gusto niya na sana kung ano ang ipinakita niya na laban kontra kay Coriel ay ganun din ang kanyang ipapakita ni Steve kung sila ng dalawa ang magkaharap muli. Gusto niya na wala silang takbuhan at para bang sinabi ni Araneta ang mga kwento, nagyara na akong gyara. Kaya naman mga kwento, ang susunod na buwan ay magiging kapanapanabik para sa Omega Sports Promotions at sa mga Cebuano boxing fans kung paano may kasa ang Araneta na rematch kontra kay Nuchinga. Kaya lang, ang isang tinik ngayon ay isa sa mga ma-influensya na promoter sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay si Eddie Hearn na tila ba iniiba na ngayon ang kapalaran sa pagtatagpo nila ni Araneta at ni Sip dahil iginigiit ngayon ni Hearn na mas maganda at malaking laban kung itong si Sonny Edwards at Sip ang magkakaharap. Kaya masabi lang natin dito mga kwento na sana ma-approve na at gawing opisyal ng mandatory na kagad itong si Araneta kay Sip dahil baka maunahan pa yan ni Hearn. At ang may kasa na laban ay Sip kontra kay Edwards. Kahaba pa ang panahon na maghintay si Araneta para sa World Title Fight. Kaya sana huwag naman dahil baka mayhalin tulad siya ng ating kababayan na si Vincent Asunlavio na kung saan siya na dapat ang mandatory challenger sa inahawakang WBC Bantamweight World Title ni Alex Santiago ng Mexico. Pero sa ngayon mga kwento ay aba, ang lalaban na ni Alex Santiago ay walang iba kundi ang pambato ng Japan na itong si Junto Nakatani. Mga kakwento, nagbigay naman ng update ang ating kaubayan na tubong buhol na si Bernard Torres. Mabuti na lang, dalang pag-alala at pagkabahala ng ating mga kapwa mga Pinoy ay sa ngayon ay maaalis dahil sa mapait na sinapit kay Bruce Carrington na sa round 4 ang alikabok sa luna ang katawan ni Torres ang naging pangwalis. Ayon kay Torres, sa kasamang palad na talo siya by way of knockout pero ganun pa man, sa ngayon ay okay na siya. Kaya naman, alam namin na sa pagkatalo mo ay mas marami ka pang natutunan para sa susunod na laban ay iyong mapagtagumpayan. Shout out ako sa tuta ng isang ano, isang tuta ng isang dayuhan ba na nagmamagaling. Mas gusto niya pa lumabas si Sonny Edwards kaysa kay CP. Ano ba siya, Pinoy siya or gusto niya yung puting itlog gusto niya? Isigaw mo ba? Uy, bago ka pumasok dito sa boxing ba, matuto ka muna mag-jab. Puta rin na wala ka namang alam sa boxing, ano ba? Patakain na, lumamagaling ka masyado eh. Kaya ka nakapunta yan sa kabilang kampo dahil wala ka pang bayad sa kaso mo sa dahil pinahinan ka ng case na isang abogado dito, ng isang judge dito sa Cebu. Huwag kang mapagaling, putang ina, tumahimik ka. Ging! Kala na po ko sa ito eh. Kilala ko yan ba? Kaso sa bungot sa ito eh. Kilala yung sinasabi ko. Aray ko! Pinay pa naman siya, puta ina mo. Saan ba siya? Saan ba? Yung ano ba? Pera-pera lang ba ito? Magkano ba kinikita niya? Pinoy Twitter personality yan. Na-real talk na. Oh, tangin na. Ano, harapin nila ako dito sa Cebu. Hindi ko alam to ah. Rico Mark. Alam mo yan, Mark. Alam mo yan, Mark. Ito yung pinapatamaan ko. Ba't di mo sa akin sabi, Mark? Kanyaka. Kilala ko yan. Kasi tinitira din ako yan. Bubuisit lang ako ba? Akala ko nga, puta, plastic pala eh. Puta, akala ko pro-Filipino. Putang ina. Doon pala, pro-dollar pala. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Bukas Palat, kay kakwentong JC Lives Forever, kay kakwentong El Deponso de Guzman, shoutout po sa inyo kakwentong Marlene Sarsenia. Maraming salamat sa inyong suporta. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwento 1.
At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.